Are they a typical kind of Christians? So, iba't iba ang kapalaan ng ginawa ng ating mga kapwa Pilipino para masabing sila ay mga Kristiyano. Sa Roma Gis, 2-3, sinasabi po ito, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na dapat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng kapwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa kapwiran ng Diyos. Patuloy po natin. Okay? Ibig ko pong sabihin, ito ay isang uri ng tradisyon. Taon-taon ginagawa po ito ng mga Katoliko o ng ibang sekta. Ay ilan pa sa mga naniniwala na yung pagpipenitensya, pagpapasyon ay makakatulong sa kanilang pagpapasyon sa Panginoon. Pero malinaw sa Roma, 10-23, hindi nila tunay na alam ang katwiran ng Panginoon. Hindi nila talaga alam kung ano ang turo. Paano kung ikaw ay isang Kristiyano hindi nagbabasa, susunod ka sa ganung kaparaanan? Mali ang kanilang mga batayan, pero nagsisikap silang magtayo ng kanilang mga sariling kaparaanan. Turo po yan ng mga Kastila sa atin nung palang tayo sinasako na tayo ay maging Kristiyano. So, naging bulag na tagasunod tayo sa mga pampanahon. Dahil tinuro, teachers natin, magulang natin, ito ang unan. Hindi tayo lumago sa mga pampanahon po. 333 years na kung saan sinarong tayo po ng Kastila, nabuhay tayo po. Tayo ba'y lumago? Hanggang sinakilala natin ang ganitang mga turo. Eto na, may turo ng tama. Kailangan na lang po natin ang effort para lumago. Kung itutuloy po natin yung mga maling tradisyon at katuruan na ginagawa noon, tayo ba'y lalago? Mag-i-improve po ba ang ating spiritual needs? Tuloy ko lang po sa Colossas. Colossas 2:22-23. Ang lahat ng mga bagay nito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanan mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang pusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. So, pinahirapan po nila yung kanilang sarili. Sa ganun po bang kapalaan ang ginawa nila sa katawan nila, yung mga nagpipilitensya, sila po ba'y lumalago? Sinaktan mo yung sarili mo. Tapos, after a week, balik na naman sa dati, iinom na naman, susugal na naman sila, chichismis. Mali po. Hindi tinalulugan ng Panginoon. May isa pa pong mali tayo ginagawa, nakita po ako sa ilang mga sekta. Doon po bang, sino po ang nakakita ng talagang mukha ng ating Panginoong Jesu Kristo?
May nakakita na po ba talaga? Yung kung mga nauna sa atin, mga nanay natin, lola natin, yung panahon po ba na may pictures na sana nakikita. Na nakiunan po ng litrato. Wala po yata. Alam niyo po, ang dami kong nakikita ang mga pictures ni Jesus Christ. Iba-iba po. Tapos, nung makita ko po yung pictures na yun, eh binago, hinago po nila sa itsura ng isang aktor sa Amerika na gumanap sa Jesus Christ of Nazareth way, way back 2000. So, ang nangyayari mo ngayon, yung picture ng actor na yun, Hollywood actors na yun, dumadaan ang panahon, lagi mukha niya ang nakikita ng iba, na-idol, na i-incarcate o nagsasaksak sa isipan natin na yun ang tunay na pictures ni Jesus Christ. Well, in fact, yung pictures na yun ay hinango lamang po dun sa sikat na artista. Dumating yung point, nakita ko sa Facebook, totoo nga pala po. Yung sikat ng Hollywood, kaya nagsabi na yung Hollywood actor, huwag niyo pong gamitin ang picture ko bilang si Jesus Christ. Ako po'y gumanap lang sa pelikulang yun. That which is mali. Kaya napakamalaking pagkakamali po yun. Yung gumamit sika ng pictures para luhulan mo, gawin mong idol, gawin mong sambayin mo sa iyong mga ano. Kasi hindi ka nakakasiguro kalin yung picture yun eh. Napakahirap po. Muli po, nagpagpapatuloy. Sa Marcos 7 ng Mary po. Salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sino po ba nagdidikta sa kanila para gawin yung mga ganong uri ng pagsamba sa mga picture o idols? Iyon po ba yung mga manage sa nagpapatakbo ng ating CBP, mga pare, mga ano, sila rin po ang gumagawa ng mga takit po. Dahil nais nila na yung sarili nilang turo ang sundin ng aming mga patuloy. Hindi sila nagbabago. Hindi sila nagsasaliksik na kung saan ito ang dapat, ito ang mali. Kung noon, kapanahunan, nakita na ganito ang turo, dapat sa mga sumusunod, hindi inayuon ang makikita sa kanila. Bakit hindi ituro ng mga Catholic yung plan of salvation? Ano yung nakasulat po? Yung salvation plan sa Bible, napakadali lang po.